So, una po, isang magandang gabi sa ating lahat. Bago po ako magsimula, magpapakilala muna po ako sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako po si Elfie, ako po ay kababata ni Inton. Lagi kong kasama sa simbahan, naging schoolmate, hanggang pagtanda ho, kami magkakasama. Tsaka ho, anak ho ako ni Capidel, yun ho na doon. Yan, sa mga nakakakilala sa akin naman. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Dahil napakadami ko hong nalalaman, hindi naman ho lahat ay pwede kong sabihin dito. Ay kaya, mamimili na lang ho ako na sasabihin. Yan. Minsan ho kami magkakatambayan ni Inton sa kanila. Sabi ni Inton ay, walang forever. Sabi ko niya, kay Inton ho mismo nang galing yan. Ako'y napaisip, healthy naman ang relationship, lagi na masaya naman. Pero kung ating, pero nung aking inisip, at ating nanamnamin yung sanabi ni Inton, is tunay naman, pare. Walang forever. Ano? Huwag ang kabahan. Walang forever, pare. Sabi mo yan. Yan na wala ka. Kinakabahan din ako eh. Baka may mabanggit na ano eh. Tama ka. Kung iisipin natin ay walang forever. Ano? Mula bata, tayo laging magkasama habang tumatanda. Nagbabago ang ating edad. Nagbabago ang ating paligid. Ano? Kung naalala mo dati, nung tayo ay babagong natutong mag-drive, napakasaya na natin pag tayo nakakarating ng kanto ng Alupay. Ano, tayo naka-owner laang. Nung tayo ay nag-high school, kapag tayo nakakarating sa bayan ng Rosario, kahit wala pang lisensya. Ano? At si Inton ho, masabi ko din sa inyo, pati ho, course sa college, wala hong forever yan. Naka-apat hong course yan. Hindi nga ho din namin maintindihan, ano ga talaga. Pero awa ho ng Diyos, ay natapos naman Inton ang huling course. Yan. Thank you, Lord. Yan. At ngayon ho ay lisensyado ng aircraft mechanic. Yan. At naalala ko pa noong tawag ito. Nung si Inton ay napasok pa sa Batangas, ang isa sa pinakahahangaan ko ho di yan ay iisang text ho di yan. Minsan ho ay may mga kaibigan kami, mga napasok sa Lipa, kay sa Makalamkam. Inton, pauwi na ako. Wala na akong pasok. Si Inton ho ay magre-reply agad. Gay, pabalik na ako. Hindi na ho papasok yan. Maghapon na hong magkakatambayan. Hindi ko na ho babanggitin kung sino. Kung sino-sino mga yon. Pero ang isa ho doon ngayon ay pastor na. Kabarkada din namin. Yan. Pero hindi ho natatapos doon yung sinabi ni Inton. Ano, walang forever. May kasunod po yon. Pero bago ang lahat, bago ko ipagpatuloy, kung napansin nyo kanina, dalawa ang binanggit na best man. Sa totoo lamang po, ako po ay proxy lamang. Ang tunay ang best man ay ang pamangkinan ni Ian, si Ian, na hindi lamang po nakauwi sapagkat siya ay nasa barko pa, hindi pa tapos ang kontrata. Kaya, last February 8, nag-message ako kay Ian. Ian, ikaw dapat ang best man. Hindi maaring wala kang message para kay Inton. Kaya, Inton, Angela, ito ang message ni, ni Ian para sa inyo. Unang-una po sa lahat, sa Diyos ang papuri. Inton, Angela, congratulations sa inyong dalawa. Cheers! Message kay Inton. Hindi ko alam kung saan magsisimula, boy eh. Sa dami ng ating napagsamahan, simula pagkabata hanggang sa ngayon, halos hindi tayo mapaghiwalay. Halos na pagkakamala na tayong magkapatid. Lumamang laang ako sa noo. Salamat sa opportunity na to kahit wala ako ngayon. Dahil sa trabaho,
Bayaan mo, babawi ako, ikaw naman ang best man ko sa kasal ko. But not now but soon, must the best ka sa akin, boy. Alam kong makakabuo ka ng isa at masaganang pamilya kasama si Jella. At para kay Jella, hi Ma'am Jella, pinsan, isa talaga ako sa saksi, legit na saksi talaga ako sa pagsagot mo kay Inton dati nung nilinagliligawan pa kayo. Tandang-tanda ko noon talaga na nakita ko kung na napakasaya ng pinsan kong iyan noong araw na iyon, January 1, 13 years ago. Kasabay yon ang putukan ng bagong taon. Boy, alam kong tanda mo yon, asa kalabarson tayo. Yun yung tawag ng dalawa dun sa bagong sinamintong kalsada sa kanila. Simula nung dumating ka, Ma'am Jella, sa buhay ni Inton, talagang naging makulay ang buhay ng pinsan kong yan. Kaya alam ko, simula pa lang, kayo na, at sana alagaan nyo ang isa't isa. Napakaswerte ni Inton sa iyo. Umayo kayo at magpakarami. Best wishes and God bless sa inyo. Yan. At sa pagpapatuloy po ng aking ano, sabi ni Inton, walang forever. Pero ang kasunod ho na sinabi ni Inton, pero may the one. Inton, ngayong araw ay pinatunayan mo ang mga sinabi mo noong araw na magkakasama tayo ngayon. Ngayon, natagpuan mo na at pinakasalan mo na ang iyong the one. At si Jella din, pinakasalan mo na ang iyong the one. Kaya ngayon, ang itatawag ko na sa inyong dalawa ay the two. Ano, kayo na si the two. Lagi na kayong magkasama ngayon. At kahapon, kami on the way ni Kiko dito, kasabay ko si Kiko, yung aming kabarkadang photographer. Napag-usapan nga namin na 13 years na yung dalawa. Ano kasi Inton, babae talaga o magaling lang magtago? Pero nakakasigurado ho akong mabait ho yan. Papaputol ho akong daliri ko, hindi mabait yan. Kaya magbabait ka. Jella, mahal na mahal ka ni Inton. Kanina lamang nung sa pagpasok pa lamang ng mga ninong at ninang, naiiyak na si Inton. Ano? Kitang-kita. Hello? Yan. Kitang-kita ko kanina sa mga mukha ni Inton kung gaano siya kasaya ngayong araw na ito. Napakatagal niyong inintay. Ano? 13 years. At ang may papayo ko lamang sa inyong dalawa ay nawa ang maging sandigan ng inyong pagiging mag-asawa ay ang Diyos. Ano? Kung maaalala mo Inton, yung kinakanta natin dati nung tayo mga bata sa Sunday School, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Ano? At naniniwala ako na kapag si Jesus o ang Diyos ang inyong sandigan ng inyong pagiging mag-asawa, ay hinding-hindi matitibag ang inyong pagsasama. Kaya Jella at Inton, muli ay congratulations at nawa ay humayo kayo at magpakaram. Thank you po. Okay, so maraming salamat. O, dito ka muna, sir, dahil ikaw naman talaga. Oo, yan.